Mau deh ini mau andar lo. Mau nih baru? Mau di dalam. Start. Ini bakar. Ini mau lagi. Woi, kocak. Paano ba yan? Umandar na. Yun mga kalagnot daraibot, ang unit natin Ford Ranger from Davao City. So yan, tinuwing na lang to papunta dito sa atin. So yan, nakapuwisto na tayo, kaya pwede na tayo magsimula. So dito tayo, try natin agad i-redondo. So kita natin na malakas naman yung redondo, ibig sabihin malakas yung baterya, tapos nakailaw yung C-manual. Dahil sa ayaw umandar yung engine natin, magsimula na tayong i-check yung kahimtang, kung ano ba yung kahimtang natin. So dito tayo sa likuran, may papakita lang ako sa inyo. Ayan, surprise. Kita natin tong fully assembly ng aircon compressor. So ayan, kinabit nila dito sa likuran, naka 6PK pa. Kita natin na nilagyan nila dito ng mga wirings. So parang balagon yung kahimtang natin. Yung wire ay papunta dito sa fuel pump control. Tistiran lang muna natin yung mga wirings na nilagay nila. Una, ignition. Gear off, off. Tanggalan ni mga wire, tanggalan. Ano yung gigama? Oo, tanggalan ni. Ang ginawa kasi nila dito ay dinirekta nila yung fuel pump para gumana yung fuel pump sa ilalim ng tangke at lumabas yung fuel papunta sa fuel filter at sa engine. Ano 'yun? Usa din 'yung pag-wiring ng jeepney naman eh. Pero ang ginawa ko dito ay pinutol ko yung mga wirings na nilagay nila. Pagkatapos ay ginamitan ko ng lug nut dalaibot yung mga balagon. So ibinalik namin sa original yung wirings natin. So ngayon ay tingnan natin yung kahimtang. Start. Okay, oh. Daw sa waay git ginabatyag sini bay. Wala ka bomb. Okay. Fights. Dahil sa uga pa kay manang yung fuel natin, kaya ayan ginawa namin dito, nagpalit kami ng fuel pump relay, fuel pump module. So ayan, ito yung parts natin. Pagkatapos ay ayan, kinabit na ng kasama natin dito sa ilalim. So binaba kasi namin yung fuel tank dito para makita yung wirings na nilagay nila. Basic-basic lang muna kasi yung ginawa natin dito. So pagkatapos nating maikabit ay dito na naman tayo ulit. Yon, so pumugsit-pugsit yung kahimtang natin. Start. So dito ay obserbahan lang muna natin. Kita natin na parang giyuti ay yung fuel natin, ayaw pumugsit-pugsit. Kita natin na kapag ka naka-on yung ignition ay pumugsit-pugsit siya. Pero kapag ka naka-cranking na yung engine ay wala nang pugsit-pugsit. Ngayon ay silipin natin dito sa bulang kristal, kita natin yung tatlong code. Yung sa number 2 na trouble code, nag-low circuit yung fuel pump module. Yun yung ginawa nila ng wirings. Papunta kasi sa ECU yung isang wire na galing sa fuel pump module. Kaya dito ay, ayan, nag-desisyon ako na palitan tong parts na to. Itong PCM. Ito yato, palit eh. Ford eh. Ford, lisod po dog. Mazda. Na? Ranyo. Ranyo, pagkalipas ng isang araw at maraming buwan ay dumating na yung PCM natin. So kita natin dito na brand new yung ikakabit natin. Pero sa pagdiagnose naman ito ay alam na rin to nung mga unang mekaniko na tumingin dito. So bali alam na nila na ECU yung sira ng sasakyan na to. So dahil sa sinalo lang natin to ay nireview pa rin natin yung mga ginawa nila. So sa kahuli-hulihan ay nagdesisyon rin tayo na papalitan to. Dahil sa nagpalit tayo ng bagong PCM, so ang mangyayari dito ay hindi pa to aandar, kailangan pa nating i-program to. Pasok maske FDRS Ford Dali Rang Solbaron Unswa pagchor diha oy.
So ngayon sa part na to ay kailangan natin ng maraming pindot-pindot at tuplok-tuplok. Ayan. So bali ito na yung details ng sasakyan natin. So ngayon ay continue tayo. Pasok matske. Kita natin 660 siya lahat. So kailangan natin ma-operate yan lahat yung 660. Pero sa ngayon ay nasa 286 pa lang tayo. So ang gagawin ko lang muna dito ay puputulin ko lang muna yung video natin para hindi tumaas. So basta yung 660 yung aantayin natin. Pagkatapos ng mahabang paghihintay ay ito na. Sige, tuplukan na po matske. Oh, module installation was successful. Okay. Aw, successful oy. Perting successful ah. Pagkatapos nating ma-PMI yung bago nating PCM, so dito tayo, kita natin nakakulay violet na. Pasok matske. Nagkisi-kisi na po si matske dere, di mahilo na. Give up na ligi mat. Matang di mo andar ni. Kita ugag na ni gapon. Give up na gani. Pedro! Walay give up ni. Andar! Ah, grabe gahi apog ulo ni Tawhana eh. Gingnan, maka na ko give up na. Magaya! Pistot. Uy, hapon start. Ay, atay. Start! Uy, may hapon ba? Tapos yung bumbong na. Ubat na lang tani. Unog, sa kunabi. Wala, give ba? Yara. I-vlog siya na. Isa lang, isa. Vlog na na o. I-vlog eh. Aray ka, aray ka. Saksi kayo, umandar eh. Saksi ka. Dugay na kayo umandar. Kana? Oo. Macam mana Iron? Andar gini Iron masa nanti kerudung. Eh on up. Perinti nang pun anak. On. Start. On. Atau siapa? Ya teh. On. Oh, itu Arab. Busagak na up. Good. Up punya na. Busagak na. Alah. Eh. Ito na yung hinihintay natin. Ay, dara na yun. Mau deh di mau andar oh. Mau ni ba no? Mau di dalam. Start! Ini ba? Wah, ini motor lagi. Woi, good job! Matanya under yun. Ya, tru! Lumayan ba? Wah, jangan dulu dong. Good job! Paano ba yan? Umandar na! Paliyaw man. Paliyaw, okay. Bago po mga andar. Lumayan yun eh. Ayos sa, may lapo ka sa ka city ana. Bahin ka ba? Bahin ang off, fuel pump na. Oh. Maas mong bahon na na. Di ba, ate? Wala yun. Wala yun, sakyan. Yun guys, umandar na guys. Good job. So ayan, ito na yung engine natin. Medyo parang galingan ng mais. So yun guys, umandar na talaga siya. Legit na legit talaga. Umandar. Aw, andar ang galing agmais ay perting andara. Giribulos yun pag maayos palho. Pasok matske. So, malakas naman yung RPM, umabot naman sa red line kaso yung problema palyado yung andar. So kita natin yung pag-apak o. Oh. Ayan, so hindi siya diridiritsong umaangat yung RPM, parang may ano pa siya, may palyado. So yan, ibig sabihin dahil palyado siya, so may ibang problema pa to. Yung problema natin na ayaw umandar na. So ngayon naman ay may ibang problema na naman. So yan yung titingnan natin dito. So magpa-part 2 pa tayo.